So, hi guys! So, welcome back to my channel. It's been a long while. I think yung last na nag-vlog ako was 2021 or 2022. And now it's 2024. So, ibig sabihin nun, ang dami lang nangyari sa buhay ko. Yeah. super Ferris wheel. Sobrang ikot, ang dami nangyari, good and bad. But I can say that as of now, I'm in a good place. Yeah. So, welcome to my new house. And ngayon, nandito pa rin ako sa UAE, but now in a different emirate here in Al Ain, Abu Dhabi. So, that's my cat, Lucy. Ayan, so ngayon, nagdiligpit ako ng mga sinampay kasi naipon yung mga ano ko, labada ko for last month kasi nag-move out ako dun sa dati kong bahay. Well, gusto lang sabihin na dito pala sa abroad, dito mo makikilala yung tunay na pagkatao ng kahit sabihin mong closest friend, kamag-anak, even sa lover siguro, ganyan. Pag nagkasama kayo sa bahay, and lalo na dito sa abroad, dito makikilala yung tunay niyang pagkatao. And ang pinaka-worst lang is yung malalaman mong nagpapakasira siya dahil sa pera. Alam mo yung sisirain niya yung pagkakaibigan niyo, yung relationship niyo because of money, yung sarili niyang interest. Yung sa lahat-lahat ng napagdaanan nyo, sa lahat-lahat ng good and bad din na, ano, na memories sa mga naitulong mo personally, financially, sa lahat, as a friend, ganun na lang. Alam mo, yun yung hindi ko maisip kung paano ka kayang lukuhin ng tao kung super invested ka sa kanya. I mean, ang bait-bait mo, sobrang good person sa kanya, sobrang supportive, honest. Para kayong magkapatid na eh. Tapos, malalaman mo lang na, ting! For the past 9 months, 10 months, niloloko ka pa niya para sa sarili niyang interest. Ano? So sad. Hanggang ngayon hindi ko siya ma-absorb actually. So what I did when I found out na niloloko pala niya ako is hindi ko siya sobrang kinonfront. I just presented the reality and I said my case. Sabi ko, alis na ako ng ganitong date. So I did, and now I'm living on my own. I had my own apartment now. Ang sarap lang mabuhay na mag-isa, yung wala kang pinakikibagayan kundi tong pusang to lang na makulit. Ang sarap mabuhay na wala kang ibang taong kailangan pakibagayan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Pwede kang magkalat anytime you want kasi it's yours. And at the end of the day, ikaw din yung mag-aayos, magliligpit, ikaw din yung magiging concern sa bahay mo. Ang sarap lang magkaroon ng place na yung gusto mo talaga. Hindi ka napilitan out of your good heart. Hindi ka na-deceive, na-manipulate, hindi ka niloko. And I'm so thankful to Allah kasi itong place na ito na nakuha ko is very near to my work. So, nakapag-save ako ng around 400 to 500 dirhams sa pamasahe. Kasi ang ngayon ang transport ko na lang is scooter. Yung scooter ko, back and forth. So, 15 minutes to 20 minutes ride lang by scooter. So, yun. So, next time, mag-ano tayo, guys. Mag room tour.
So next time guys is mag-room tour tayo, house tour tayo. So kasi ngayon ano pa siya, like 60% okay pa tong bahay. I mean, nag-move in ako dito na walang gamit. So day after day ako nag-ano, after my move in dito, is doon ako nagbibili ng mga gamit ko. So yan, from bed to mga sampayan, kasi eto, kaya naipon pala yung labada ko last month kasi I was deprived of sampayan, you know. Ipagdadamot ba sa'yo yung sampayan? So ang pwede ko lang labahan nun is yung mga uniforms ko, yung pwede kong ihang, mga underwears, mga ganyan. So yung mga personal na pambahay ko, mga gym ko, mga ganyan, naipon. Pero ngayon, okay na. So, nung nakapag-move in ako at meron akong washing machine, own washing machine actually, naglaba-laba ako. Kumabot din ako ng ano, like 3 days, 4 days para matapos lahat ng labada. Kasi syempre, limited lang yung sampayan ko. So, since na-deprive ako ng isang sampayan na pag ganun-ganun, bumili na ako ng marami, diba? Ayan. And, ayun, super at peace ako ngayon. I'm so loving it. Hindi pa nga lang tapos ngayon, but pag natapos to, or at least 80% or 90% okay, i-house tour ko kayo. And mamaya, inaantay ko yung ano, delivery ng noon kasi meron ko in-order ng mat para sa mini gym ko dito. So may mga gym equipments kasi ako dito. Yung mga lang naman, mga barbell plates, mga ganyan. So ang plan ko kasi is, pag every Friday, hindi ako mag-gym sa gymnasium. So, ilalaan ko as rest day plus mini-gym na abs and biceps workout. Kasi may mga ano naman ako dito, gamit. Ayan. So, yun lang guys. So, I'm just happy to be back and madami pa akong ikukwento sa inyo sa mga susunod. So, thank you. Bye-bye.